po. Hindi ko po alam. One of my early breaks in my writing career was writing a script for Aumitan Kita. This was in 1975. Armida had a fight with her writer sa Aawitan Kita. To know Armida is to have several fights with her. To know that you'll be a friend is after you keep on fighting, nagbabati din kayo palagi. I think that was a turning point. In 1975, I got 500 pesos for that script, which was a whole lot. I said Crossroads kasi earlier on before I applied for a writing job in PBS, I thought I was going to go straight to the College of Law. I wanted to be a lawyer at writing the time. Wow! Yun ako. Writer, artista. Wow. Artista, nagdi-direct din sa ng theater, nagdi-direct ng mga ilang mga musicals, at saka yung mga ibang Itbulaga Holy Week drama episodes. Parang ikaw, kayo po yung nagsusulat ng sinasabi po nila? Oo. Naging writer ako ng school bukol. Artista rin ako doon. Hindi ko alam kung inaabot ko pa yung OK Cafe Rico. Ako ang writer ng OK Cafe Rico with Vic Soto and bata pa nun si Ice Siguera. And then marami akong mga ginagawang mga show, pati sa teatro. Paano nyo po na iisip na pa yung sinasabi po nila? Alam mo, pag nagsusulat ka halimbawa sa isang gawin natin isang parabas sa TV, drama kung drama, marirealize mo na madaling isulat kung anong sasabihin nila kung kilala mo yung mga characters na sinusulat mo. Yung mahirap siya, anong pangangailangan niya? Anong kailangan niyang gawin para marating yung pangangailangan na yon? Magagalit ba siya para makuha ang gusto niyang kunin? Mambobola ba siya? Pag alam mo yung motivation ng karakter, yung dialogue, yun ang pinakamadaling isulat. Ang pinakamahirap isulat, yung bakit niya ginagawa yun? Bakit niya sinasabi yun? So, gagawin mo muna yung pinaka balangkas ng kwento, tapos lalagyan mo ng mga characters at yun, magsasalita na sila na halos sila lang mag-isa. Paano po kayo nagsimula magsulat? Siyempre sa eskwelahan, di ba, may mga essay, may mga theme, tapos susulat ka. Ang pagsusulat, darating sa'yo rin yan kung mahilig kang magbasa sa trabaho ng iba. Para mahanap mo rin yung sarili mong boses, yung sarili mong estilo. Gusto ko bang maging makata? Gusto ko bang sumulat ng tula? Gusto ko bang maging playwright? Sumulat ng mga dula? Wala sa edad yan. Kung meron ka nang gusto sabihin, sabihin mo. Sulat lang ng sulat. Matagal po ba sulat, tapos po, marami rin po ba yung sinusulat niyo? Nung bata pa ako, marami yung sinusulat ko. At masasabi mong matagal kasi pag nagsusulat ka, hanggang hindi ka pa tapos, nagsasalita ka, kumakain ka, iniisip mo pa rin yung characters mo. Nag-grocery ka. Parang habang kumakain po ba kayo, nag-iisip pa rin po kayo? Oo, oo. Nag-iisip ka pa rin. Nag-grocery ka. Naalala ko minsan, nag-grocery ako. Napatingin sa akin yung mga katabi ko eh. Kasi inaaway ko yung pag sinabi kong huwag mong gawin yan, huwag mong gagawin yan. Dahil alam mo naman, pag nalaman ito ng mga lolo, magtataka sila yung dialogue inaano ko. Tapos, pag tingin ko sa tabi ko, nakagano yung dalawang babae sa akin.
Hindi nila alam. Kasi, ang sa trabaho, ang pagtutulat, James, hindi lamang yung actual na physical na pagtutulat. Ang pagtutulat, sinusulat mo pa rin dito. Natutulog ka, sinusulat mo. Dialogue na iisip mo, galaw ng mga characters habang naliligo. Naliligo ka, ginagawa mo. Hindi ka iniiwan hanggang hindi mo natatapos. Alwana, ganito. Laro tayo ng isang game. Hanap tayo ng mga ilang words ang mabubuo natin sa galing sa salitang stare. Titig, ha? Stare. Stare at your eyes. Stare. Okay. Mauna ako, ha? Sat. Diba ang sat nasa stare? Ikaw, anong salita ang mabubuo mo sa stare? Sa Tagalog, dagat. Dagat, pwede din po. Oh, tinan mo. Tinan mo sa stare. Sabi ko, sat. Diba sa stare, nandun si, dagat? Diba sa stare, nandun ang star? Diba sa stare, nandun ang art? Arts? R? Yung pag ako ginagawa ko yung bago ako matulog, nakikipaglaro ako sa mga salita. Yung iniisip ko yung, bawa, gaya ng dagat. Iniisip ko, daga. Ano bang may isip ko doon sa bukod sa dagat? Minsan hinahalo ko yung English at Tagalog ng salita. Bago ko mamalayan, tulog na ako. Ano ba ngayon pag sasakay ako ng aeroplano at nainip ako dahil matyagal ang biyahe? Gagawa ko ng ganun. So nakita mo na yan, painting mo na yan. Ano magiging itsura niyan? Kung yung submarine na yan ay naging kulay pula. Ano magiging dating sa inyo? Pag naging pula po to, parang nasa pula po silang tubig. Tapos? Tapos po, parang ano po, lahat, parang dugo po ba yung tubig? Pag pumunta sila sa ilalim, kulay, dugo po yung ano nila. Hindi po kulay, ano naman kulay po yun. Kulay orange, green at blue po. So, yun. That's already your clue na may pagbinago kang isang maliit na elemento sa trabaho na iiba yung original na intention mo nung ginawa mo yan. Advice nyo po sa mga artist po na bata. Huwag matakot magkamali. Sumigi ng sumigi. Kasi pag natakot ka magkamali, tapos nagkamali ka, ay ayoko na, hindi na ako kakanta. Ayoko na, hindi na ako magpipink. Kung halimbawa nagpipinta ka, nang una mong intensyon na ipinta, isang langit na maaliwalas, pero ang nagamit mong pintura, imbis na kulay blue, kulay green, ituloy mo lang yun. Kahit green ang inyong sky. Kasi yung ibang tao, makakakita ng kakaibang meaning sa isang mundo na green ang sky. Huwag matakot, magkamali, at sumigi ng sumigi. Try and try until you succeed. Thank you po. You're very welcome, Jabe. Bye. Thank you po. At Alona, ha? I'm looking forward na mabasa ko ang pangalan mo someday. Na ikaw na ito, itong batang ito. Hi, I am Bibeth Orteza. I am a writer. I am a TV director. I am a stage actress. I also act for film and television. I'm old, but I don't look it because this is young at art.